gumamit na ng Onic Philippines to from the previous series na ginamit nila yung link pang split push, tapos meron kang parang mala Xborg or mala Tamos na hero, tapos ang sun ito yung argument eh, malakas sa 3v1 ang Sunday, sa 1v1 situation ng Sun technically speaking, pero para sa akin ang pinaka strength talaga ng Sun is kung gaano siya kabilis mangtunaw ng mga tore. So we can expect this Onic Philippines to go yung long route ulit na keep away sila, kasi napakalakas ng mid ng Omega. Imagine this, Lilia, tapos meron kang Roger, then you have the Grok, killing party to eh. So ang Onic Philippines, keep away sila mula sa side ng Omega. And when they say keep away game, keep your distance, huwag ka masyado lumapit, and magiging okay ka. Ang daming ways to actually deal with the Sun para dito sa side ng Omega. But the thing is, ang tanong dyan kasi, Wolf, kung lalaban ba to o kung pupush lang siya. Let's head into the game. OMG versus Onic. This is game number one. Ryota, Renjo, sila ang magkatapat doon. 3 stacks agad dito si Renjo. Oh. And given the idea pa na nagbago talaga yung patch na kahit hindi tumama, may stacks talaga siya, sumapak agad wow. Si Sen Mani. Shadow boxing lang, magkakaroon ka na agad ng stacks. Ang bilis, you know? Ito mo agad yung damage na nireceive doon ni Xborg. Oh, with the Farago Armor. Oh, wow! And ito yung sinasabi natin eh. Popol and Koopa, napaka-ano niya, napakaganda niya sa mga melee heroes na talagang nag-ano, nag-zone out lang. Yung ang taas ng zone out capability. Kasi number one, hindi mo naman talaga kailangan lumapit para mangharas din. Napakasakit yan. Even yung Grok nakita natin nasaktan. And interestingly, Onic Philippines nga, hindi sumabay dun si Baloyski. Ha? Kasi ang ginawa niya, hinatak niya din si Etomax. Kumbaga sabi niya, oy Etomax, pag iniwan mo tong mid lane at sinundan mo yung Grok, ako maghahari ako ng mid lane. So parang nagtao-tao sila doon. Which in turn, left Chacto alone. At nag-try siyang pigilan yung pag-farm ni Kyrie, kaso napasama pa. Binigyan pa niya ng isang kill si Kyrie, ang ating link player. Mm-hmm. Doon sa may baba, nagkakaroon lang ng slow but steady matchup. Looking at Marky, and hindi siya lumalabas. Kasi meron ding innate capability ang Esmeralda para magkaroon ng advantage doon sa mga 3v1 situations sa ginagawa ng isang Sun. Kyrie, getting another kill. 2 kills para sa isang Ling. And will we make that 3? Nakatutok tayo dito mga kaibigan sa may Lord. Ay, sa Turtle. Sa Turtle, for the next 2 seconds. There we go. Te, naka-ready ka agad yung ano, yung Onic, no? Parang zone out ka agad. Pero timing na rin kasi si Chacno is magre-respond na, at alam mo naman natin yung control ni Chacno pagdating dun sa may Turtle Cave is really on point, especially yung mga ganitong klaseng barrier. Mycophobia na ipit sa may gitna, na pilitan siya gamitin yung flicker. Eto Max, nagamit na din yung kanyang ultimate. Ryota, Mycophobia, Kyrie, Baloyski. Renjo nandun sa gilid, half yung buhay niya. Bumababa yung buhay ng Turtle dito. Ooh. And the Turtle will go to the hands of Kyrie and Onic PH. Ganda ng start sana para sa Omega. Nakapwesto nga sila, pati yung barrier nga, at napigilan nila doon si Mycophobia para makapwesto. And even si Ryota naharangan ng Guardian's Barrier for a while. Ang maganda nga lang ginawa ng Onic Philippines, bukod sa yung composure ni Kyrie ay nandun, ang ganda ng composure ni Kyrie, parang tinibayan lang niya yung loob niya. Ang pinakamagandang ginawa doon ni Baloyski naman is hinarangan niya sa mid. From bottom lane, aakyat doon si Hito, kaso tinanggap niya yung Order of Chaos, Power of Chaos ni Baloyski. Yep, at ang lakas ka ng burn kahit sabihin natin na ganito kaaga yung laro. With the Chaos Assaults, with the Magic Penetration, magme-melt ka agad kahit yung shields dito ni Hito. So we need to, again, keep an eye kung gaano ka-aggressive yung pwede mong gawin at kung kailan ka mag-i-initiate sa side din naman ng Omega. Pero men, apat na members ng Omega yung nandito sa may bottom lane. Mm-hmm. Tignan mo yung pwestuhan ng Omega. Nung nakita nila, nung na-realize sila nandun sa area si Kyrie, talagang ino nila, zone out na nila, sabi nila, pre, hindi ka pwede masyado dito sa lugar namin. Kasi inaalagaan din namin, kailangan makuha ni KLVJ yung farm na dapat sa kanya. Yep, and talking about farm, level 6 na si KLVJ, at kakahit lang din naman ni Kyrie ng ganyang level 6, pero lumalamang naman sa KDA dito si Kyrie. At ano naman natin, kapag nakakuha ka agad dito ng spike si Kyrie, mas madali siya makakuha ng mga kills. Again, marami siyang AOE. Pero when it comes to pick off, KLVJ naman ang lalamang kapag nakahanap ng magandang momentum yung OMG. Mm-hmm. And umikot si Baloyski.
dito, papunta dito sa may gitna, kinuha niya muna yung kanyang mga minions. Sabi niya, okay, sige, gawin natin to, pero the innate capability, yung prowess ng isang Sun para mag-push ng lanes. It's only 4 minutes. Ladies and gentlemen, wala na yung Torre sa gold lane. Yep. Parang ano, no, malapit sa zoo strategy. Ito, nakita natin. I belong to the zoo. I belong to the zoo. Sabi ni Miko. Parang sinasabi mong I belong to the zoo si Miko at si Marky. Hindi ah. Naman. Hindi yung hero lang. Yung hero lang. Yung kasi hero. May son na Unggoy. Plus may wolf. May wolf. Tama, tama. Nasa zoo naman talaga yun. Nasa zoo naman. May tropa natin yan. Si, shoutout kay Mikophobia at kay Marky. Na sabi po niya Mr. Butters ay they belong to the zoo. Hindi, yung ano yung lang, heroes. Yung lineup, yung heroes, yung heroes. Pero si Kyrie, meron na namang take dun sa babae. Kyrie! Hito! Hito! Okay. Grabe naman si Hito. Doon talaga nagpakita na ng pangil. And that actually gives the turtle para kay KelVJ. A very unlikely mistake mula doon kay Kyrie. Hindi ko, sobrang weird na denive niya yon, but I guess he wants to try to make a play. Pero kasi si Hito held his ground, nag-ulti din para ma-hold at parang nag-overstep grabe yata ang Onyx Philippines dito! Uy! Wala yung damage! Mike, nag-flicker pa! Guardian's barrier! Kailangan wow. Bantayin ng Marky. Briefcase. Tumakas. Umalis. Kala ni, ginamit na rin ni Chakno yung ano eh. Yung power of nature. Kasi baka mamaya sirahin ko siya eh. Oo. Kasi pwede kang masahin ko dun eh. Ayun, binato ulit ng isang ng hollow blocks etong si Marky. Pero mabubuhay pa rin siya. Oo, buhay talagang pa rin. Hindi talaga tatantanan. Pati napapansin ko dito kay Marky, ang ganda ng pagkaka-pick up niya ng emblem. Again, this is a high and dry. Talagang fino-focus niya na mag-speed push lang siya. At kung sakali meron magko-contest, makukuha niya yung 6% additional damage. Pero look at the damage of Renshio. Tingnan mo kung gaano din kalalim dito si Kyrie sa jungle ng side ng Omega. Talagang pinapasok nila eh. Hindi sila nagdadalawang isip. At ang daming problema na nalagay dito for the side of Omega. Wala na silang dalawang turret doon sa may baba. Yep. And they have to be very mindful. At lumalalim din yung kailangan puntahan ni Hito para sabihin lang natin makapag-push siya. Sa mga link games, very important take note na nagiging objective ang mga purple buff at actually Omega pumuesto sila doon si Chakno nag-spot at ginamit niya rin yung kanyang Guardian's Barrier para din tignan para i-contest kahit paano yung pag-technic ni Ling. Ang ginawa ng Onyx Philippines as a response is naglagay din sila ng halos apat na players nila including yung clones dito ni Marky. And that actually shows us, sinasabi sa atin ito na napaka-importante ng purple buff sa mga Ling games. Now, the game is going well para sa side ng Onyx. Now, Omega, ang dami nilang kailangan problemang sagutin eh. Let's put this objectively. Wala na silang turret doon sa may baba. Masyadong malalim na kung pumasok si Kyrie doon sa may sarili nilang gubat. That also means na confident na rin si Kyrie na hindi siya mahuhuli. Yes, may isang pick-off na nagawa sa kanya kanina but that's because siya yung naging aggressive. Yeah. Now, what are the things pa na nakikita mo dito, Tad, sa nagiging problema ng Omega? And if ever, baka pwede mo na rin sagutin kung paano nila remedyuhan. Okay, well, to answer your question, isa sa mga nakikita ko dito is yung Roger pick eh. Kasi if you're going to pick a Roger, kailangan nakukuha mo agad yung kills as early as possible para mag-snowball ka. Kaso, unfortunately, hindi nakakasecure ng kills dito si Roger and that prolongs the game for Omega. So, kung sakaling, tingin ko, kung mag-group up sila kaagad and then always go for pick-offs, medyo mahirap gawin pero it's still possible eh. So, I think that's one of the things na pwedeng gawin ng Omega to catch up. Pwede nilang i-abuse siguro nga yung team fight. Siguro pinakamalaking threat sa kanila will be the Xborg. Pero imagine yung parang talagang team fight dito ng Team Onyx Philippines. Tatlo lang eh. It's just going to be the Popolin Koopa Lunox pati yung Xborg. At pag in-overwhelm nila yon with 5 members or 4 members, kaya nila manalo sa team fights. Ang kailangan lang talaga nilang bantayan ay yung split push na nakikita na natin ngayon. Tingnan niyo kung gaano kabilis nakuha yung dalawang turrets dun sa may bottom lane, dun sa side ng Onyx Philippines. At yung bawat push na ginagawa nila ng Onyx Philippines, nagbibigay din sa kanila ng konting strength dun sa jungle. Imagine this, pwedeng maglalim or lumalim dito si Marky for a little more. Katulad ng ginawa din ni Kyrie, pero syempre kailangan nila mag-ingat. But yeah, what
to answer your question, then pwede nilang gamitin yung numbers advantage nila knowing na may time na mag-split po siyang Onyx Philippines. Mm-hmm. And with that pause, marami tayong nalaman kung paano nga ba talaga yung pacing ng game. Balik na tayo dito, and as you can see, tingin ko there will come a time na magpapalit na ng lane si Marky at si Ryota. Dahil nagko-control lang talaga si ng lane si Xborg dito, pati si Paquito eh. Yeah, pati advantage na rin yung kung sakaling lumipat siya sa may top lane kasi marami pa siyang babasagin to, Tore, para kay Marky. Mm-hmm. Uy, pero meron na namang turtle take na nagaganap dito, Guardian's Barrier. Well placed sa may gitna, Chaknu. Ginamit yung kanyang ultimate pero hindi niya mananakap yung mga members dito ng side ng Onyx. And here comes the pain. Kyrie, let us see. Four members ng OMG. Sila na natitira. May retribution pa ba? Mapupunta yon, ladies and gentlemen. Kay Roger, KLVJ secures it. Pero kakayanin ba nila to? Eto Max, doon sa may pinakalikod. Pinapalo-palo ng unggoy. KLVJ, Hito, at Renjo. Sila na natitira. Grabe yung damage output dito ng mga members ng side ng Onyx Philippines. And look at this. Renjo goes down. What a play para sa side ng Onyx dito. Again, I want to sabihin dito na maganda yung selection, yung prioritization dito ni Kyrie. He focused first kay Chaknu para walang pang-disrupt dun sa may turtle area. Kasi kahit hindi available yung wild charge niya, kahit yung Guardian's Barrier can mess up yung play nila sa may turtle. And also, Marky naman talaga isolating, yeah, forcing Omega to separate dun sa may position nila at nawalan sila ng main damage. Yeah. Si Hito namatay kaagad, na-isolate kaagad. So it's a perfect execution for Onyx dun sa may turtle fight na. Mm-hmm. I agree. Napatay agad din si Lilia. Now they want to go for a play on the bottom lane. Mm-hmm. Renjo, siya ang tinutusok-tusok ni Kyrie and paikot-ikot dito. Yung kanyang Tempest of Blades walang naging talagang perfect target for that certain point. Ryota, grabe si Ryota. Hindi pa siya matutumba doon. Buo pa rin. May immortality pa rin siya. My God, damage output mula kay Baloyski, hindi na pwedeng indahin ngayon. Alam natin, magic penetration nandyan na. For the side of Omega, ang hirap din talaga mag-isip. Physical damage ba ang kanilang kukontrain or magic damage? Both having to be abundant mula sa side ng Onyx Philippines. Mm-hmm. Baloyski, naipit sa may likod ng Guardian's Barrier, napilitan siyang gumamit ng Brilliance para makatakas. Kyrie nasa area na din. Kung papansinin mo si Ryota, bumaba na nga. And tingin ko, it's time for Marky to go up top at i-takedown naman yung natitirang turret doon. Konti lang ang lamang ng Onyx Philippines at dahil yan sa kanilang tatlong toring nakuha at of course, more kills. Ang Omega Philippines, Omega Esports, I mean, unti-unti na nating nakikita sa kanila yung strength nila. In fact, sila pa yung nakasecure ng dalawang turtles over Onyx Philippines. Kasi nga naman yung early game talaga ng Omega, early game team fights, masabi ko, lalong-lalo na round objectives ay mas malakas naman kumpara sa Onyx Philippines. Look at the damage output na meron dito yung side ng Omega. Nasasaktan din yung Onyx. Oh, masakit pa rin kasi. Masakit pa rin, eh, no? Kailangan lang nila dito is yung magandang setup, eh. Yung isang initiation. Kasi ang dami nilang AOE. Again, meron kang Falling Star Moon, Wild Charge, yung burst pa rin damage ng mga Glooms dito ni Etomax. So, kailangan lang talaga ng isang magandang set. Then si KLVJ yung magiging finisher kung sakaling enough na yung HP threshold para mag-proc yung Bloodlust, yung Blood Hunger. So, it means, so there's still a wala pa natin sure win, kumbaga. When it comes to objectives, yes, lumalamang yung Onyx. Pero ang dami rin mga passive gold na naiiwan sa side ng Omega. Oh, what a wild charge coming out from Chaknu. At eto na nga si Kyrie pumasok na rin. Eto Max at si Chaknu yung pinaka-main target niya. Si Renjo yung pinakalikod. Sinusubukan gamitin yung kanyang combo. Pero kung mapapansin mo, yung pinaka-nangyari doon, sumubok mag-contest yung side ng Omega, napilitan din si Esmeralda na umalis kahit papano doon sa my lane. Giving Marky the opportunity at hinampas. Nakakinig ka na ba ng beat na humahagupit? Yun yung beat na humahagupit. Grabe. Oh, nako pa ni Baloy. And that was costly. What? That is very costly. For the side, ladies and gentlemen, nandun na tayo sa item build. Etomax dito going in. Si Marky. Pinasok dito si Etomax ni Kyrie. At grabe yung pressure, no? Men, nirekta. Parang ito yung playstyle nila kahapon, eh, no? Almost, eh. Magsasama sila sa fight. Pero si Marky, merong isa talaga mag-split push. You want to team fight. You don't want to deal with people na nag-split push dun sa may side lanes kasi ang strength ng Omega dito is more on team fights. Now, Onyx, ginagamit nila yung weakness na yon against Omega. Ito na ba yung panibagong Onyx magic na pwede nating makita? Is it really Onyx time?
Ibang Onic time eh, no? Kumbaga, yung Ube time, magkakasama. Oh. Yung Onic time, magkaka-disperse. Yun yung pala yung ano, parang reverse Ube, reverse no? Parang Ube. Ano, meron talagang ano, the one na magpupush talaga sa split lane, which is really interesting. Kumbaga kasi gumagana, it works eh. Mm-hmm. But the Lord, pinapalo na yung torre doon sa may baba. Enemy turret has been destroyed. All outer turrets ay tumba na sa side ng Omega. Mikophobia, Marky, na doon sa may pinakalikod si Miko, patipi-tipi na. And alam niya na, napapalapit na ang kanilang panalo. Pero hindi sila dapat maging confident dito masyado. Kasi meron pang chance yung Omega dito na makakuha ng isang magandang set. Tatandaan mo, Chakno is known for the miracle sets na kaya niyang gawin. Yeah. We can see that happening din naman. Pag nakita natin ang burst ng Omega, for example, i-activate nila si Hito sa team fights. Siguro magbigay sila ng ibang hero na pwedeng sumagot dun sa split push ng Onic Philippines. It could be totally different. Pwede sila makapag-burst down. Tapos gamitin nila yung Lilia, Esmeralda, tapos yung burst din ng Roger. Pwede sila makakuha ng kills. Tapos bantayan nila yung mga side lane pushes ng Onic Philippines. Ngayon, going back lang dun sa nangyaring clash, no, actually, parang reverse clash, na hindi masyado nagkaroon ng clash between two teams. Supposedly, ang Omega, they badly needed to secure that Lord noong time na yon. They did. Hindi nila nakuha at napunta pa yon kay Baloyski. Hindi natin nakita kung paano, Miso, but I would assume na yung ano yon, na power of chaos na alam natin na sobrang lakas sa pag-takedown ng Lord. Mm-hmm. And kung napapansin nyo, Tads, nakikita mo dito yung members ng Omega, ayaw na nila lumabas ng kanilang base. Ang ano kasi, well, tingin ko sa ganitong klaseng play, parang normal to, kasama to sa play style ng Omega. Is again, Omega, formerly Execration, almost the same players na rin. Meron silang mga times na kapag lamang na yung kalaban, they play defensively. And they're waiting for the right moment to strike. At pag nakaharap sila maganda opportunity, yun yung pwede nilang gawin to reverse or at least stop the bleeding, stop the momentum of Onic from pushing. Gusto nila sana i-contest yung kanilang orange buff. But to no avail, Onic, lahat ng bases or lahat ng win conditions na pwedeng kunin ng Omega, kahit sabihin natin resources, talagang inaagaw nila eh. Yeah. Walang pwedeng turn back or fall back dito yung side ng Omega, kasi kapag binigay nila yung mga maliliit na bagay na yun, it can cost them a lot. Kailangan ng ano dito ng Omega. Gamitin nila din si Renzo, perhaps together with Chakno, para at i-attract yung attention ng Onic Philippines. Tapos pwedeng mang backstab doon si Hito together with eto Max. At katulad yung sinabi ko kanina, pag pinagsabay-sabay nila, paggamit na kanila mga skills, burst down can be there. Pwedeng hindi makareact si Marky o pati na rin si Kyrie. Yun nga lang, ang Onic Philippines, they're not letting that happen. Ngayon natin yung pag-split pa rin. Eh. Napakahirap sagutin ito. Kumbaga, the reverse Ube strat mula sa Onic Philippines. Pati oo nga, no? Kailangan talaga ng ano, sobrang importante talaga na makahuli sila ng isa. Kasi kung iisipin natin, si Ryota meron Firaga Armor, meron siyang Invisible Frame na pwedeng umalis kaagad, mag-disjoint. Mikophobia, sobrang kunat niya with the tenacity. So, again, Marky, si Kyrie, naman yung Ling, ang dami lang pang escape. Order of Brilliance, merong Tempest of Blades, si Marky naman merong Jutsu, ano, Illusion Jutsu. So, mahirap talaga. It's a big challenge for Omega to start things off. So, it's really up to Chakno to start initiating. And also, kailangan taga chain stun. Disable taga dapat. Hindi na nila makakontesto. Onic gets the second Lord of the game. And pupunta to sa may top or sa may bot. Mm-hmm. Since yun yung libreng mga lanes at wala na mga turret dito. It's going to... sabihin na lang natin, consolation prize na nakuha dito ng Omega, at least hindi sa mid pupunta. Tatandaan mo yung distance na kailangan puntahan ng Lord sa mid as compared dun sa mga side lane. Mas mahaba yung sa side lane kahit papaano eh. Makes me remember actually nung MPL Season 7 na dalawang beses nagkarap ang Onic Philippines at ang Execration. Nung Execration pa nga sila tinatawag noon. Nung unang beses sa regular season, nanalo ang Onic Philippines at nandun si Marky. Nung playoffs, it wasn't Marky who was playing. At mukhang ang talagang nagiging alas ng Onic Philippines kontra sa Omega or back then Execration is Marky, lalo na yung mga scaling heroes niya katulad ng Sun ngayon. KLVJ, Renjo, Etomax, Chakno, and Hito. Ngayon lang ata nila makukuha yung gusto nila, a full 5-man team fight. Kung iisipin mo, lumalaban na sila pero yung Lord masyado ding masakit. Si Renjo, nahagip ni Baloy. And welcome former teammate. Tignan natin dito kung matatapos na nila to. Ladies and gentlemen,
Kyrie still going for that base and moments of victory. Ladies and gentlemen, pinakita na dito sa atin, this is a 1-0 for the side of Onyx. Even dun sa last fight, totoo pa rin yung strategy ng Onyx Philippines. Sobrang focus nila sa kanilang strategy, sa kanilang tactic kontra sa Omega, which was si Baloyski nagsimula, nag-Ruby DD play siya. At dahil dun sa kanyang pag-Ruby DD play, nagulo yung formation mula sa side ng Omega Esports. At habang ginagawa ni Baloyski yon, may nagpo-push dun sa may mid lane. Still, splitting the map. Bago mangyari yung pag-take nila sa Lord, nakasplit din yung mapa. And now, Onyx Philippines, pinapakitaan tayo ng kakaibang magic tricks, kumbaga, the reverse ube. Reverse ube strat talaga, reverse kumbaga, ube. Yung ube strat, katulad sinabi mo kanina, sama-sama eh. Oo. Ito, hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay, oo. Split type. And kasi ang dami talagang ano eh. Sabihin na lang natin to. Kung maglalagay ka ng tatlong tao para hulihin si Marky, ang automatic na mag-split, si Kyrie naman. Kasi yun yung capability ng Sun at ng Ling. Yep. Yeah. Pati ang bilis din kasi ano eh, well, makapunta ka agad sa mga skirmishes si Ling. Again yung poise